Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome back to Mamila's Kitchen. Ngayon po ay magluluto ako ng pork cabbage roll. Tara na, umpisa na po natin. Nagpakulo na po ako ng tubig. Iba-blanch ko lang itong cabbage. Mga ilang segundo lang po ito. Okay na yun. Yan na po, pwede nang hanguin. Medyo palalambutin lang natin ng konti para madali siyang iyan o. Ayan po, okay na. Na-blanch na. After po natin mag-blanch, pagsasama-samahin po natin lahat ng ingredients. Ito po ang 1/2 kilo ng pork. And then, ito po yung carrots. 1/2 cup. And then, kinsay po. Kinsay, bali 1.5 teaspoon, ay tablespoon. Four cloves ng bawang. And then, yung sibuyas. Ano po ito? Isang sibuyas na medium size. Two tablespoon ng soy sauce. Two tablespoon din ng oyster sauce. And then, 1/2 teaspoon ng paminta. Plus 1 large egg. Haluin na muna natin mabuti. Babalutin na po natin. Sa isang ganito, maglalagay tayo ng 1 tablespoon. Ngayon po, pag medyo maliit yung pambalot nyo, pwedeng bawasan yung laman. Kailangan nakalatag mabuti para mabalutan ng spoon. Pwede rin po ito sa mga nagda-diet. Ang diet nila, ito lang ang kakainin. Ayan po. Pagkatapos po nito, ang gagawin natin, i-steam muna. Pagka-steam ho nito, pwede na nating iprito. Iro-roll lang natin sa harina, sa itlog, at saka sa breadcrumbs. Sige po. Nabalik po tayo. Ito na po, i-steam na natin.
Lalagay na po natin isa-isa dito sa steamer para po makita nyo yung paglagay. Ayan. Ayan po. Sakto lang po. Kasang-kasya. I-steam po natin siya for 8 minutes. Okay, tapos na po yung 8 minutes. Titingnan na po natin. Ilalagay na po natin dito isa-isa. Para mapalamig kasi i-roll natin ito sa harina, sa itlog, at saka sa breadcrumbs. So, ayan po. Habang pinapalamig natin, anihin ko naman o yung ating gamit sa pang-roll. Gagamit po tayo ng itlog, ng harina, at ng breadcrumbs. Ayan po ang kailanganin natin. Okay po, magro-roll na tayo. Aalisin ko muna po itong steamer. Sandali. So ngayon, patihin natin itong itlog. Okay na po. So, i-roll na natin sa medyo malamig-lamig na. Then, dito naman sa breadcrumbs. A few moments later. Last piece na po. Tumayo po ako kasi nangangalay na yung braso ko. Yan. Okay, tapos na po. Piprito ko na po sa ano, sa mantika. At yung iba, tatry natin sa air fryer kung okay siyang lutuin doon. Okay po, I'm back. So, magpiprito na po tayo ngayon sa oil. Na-preheat ko na po yung kaserola. Ganun din po, magpiprito rin tayo sa air fryer. Preheat ko pa po ng 3 minutes. So, mainit na po itong kaserola, maglalagay na tayo ng mantika. Try din po natin sa ano, sa air fryer para malaman kung pwede siyang pang air fryer. Sabay-sabay po tayo mag-eksperimento, mga mamsi. Ayan po, pwede na siya. Habang pinipreheat natin yung ano, yung air fryer, sasalang na tayo. Kailangan po deep fry para mabilis maluto. At maganda pa yung ganitong kaserola ang paglulutuan para hindi masyadong kalat ang mantika. Ito na po yung second batch. Yun yung aking apo, gusto niya makisyoso. Baka may balak siya mag-vlog. Ayan po. So habang nakaano po itong pangalawang batch, sasalang ko na po itong sa air fryer. So, ilalagay ko na po siya rito. Pinahiran ko na po siya ng, ano, ng mantika. So, try lang natin. Baka pwede rin siya. Iseset po natin siya sa 180 Celsius for 10 minutes.
Okay, pwede na po itong hanguin. Luto na yung pangalawang batch. So, hintayin na lang po natin yung sa air fryer kung okay na. Okay, tapos na po yung 10 minutes. Tignan natin. Ay, medyo maputla pa po siya, oh. Hindi pa siya pwede. So, mag-a-add po tayo ng another 10 minutes. Sa mga mansi, napansin ko po medyo matagal sa air fryer pala itong pagluluto nito. Mas mabilis sa oil. Sige po, babalikan po natin after 10 minutes. I'm back again! Okay na po itong tumunog na. Ayan po, oh. Ang resulta. So, bali po mga kamamsi, nagdagdag po ako ng another 10 minutes. So, ang total cooking time is 30 minutes. Lalagay natin dito sa So, eto na po kamamsi. Bali, napansin ko lang po na mas matagal luto sa air fryer. Pero kung conscious kayo sa cholesterol nyo, mas maganda po sa air fryer iluto kasi less ang oil. Kung gusto nyo po ng mabilisang luto, dito po tayo sa deep fry. Dito na po tayo natatapos. Sana may natutunan po kayo. Huwag pong kalimutan mag-like and share. Sa mga bago po sa channel ko, please subscribe at pakiclick na rin ang bell notification para po ma-update kayo sa aking mga vlog pa. See you next vlog! Bye! Sabay-sabay po tayong mag-subscribe.